matag. Share ko lang sa inyo kung paano gumawa ng itlog na maalat. Since nangimiss natin na hindi na makauwi-uwi ng Pilipinas, at nangimiss natin yung makakain ng something na made in Philippines. Kaya meron tayo dito ng tray na itlog. Kaya ang gagawin natin, simple lang naman ang mechanics nito, guys. Itlog lang at saka asin. Ito, kailangan natin muna siyang linisan maigi para at least hindi ma-contaminate yung ating mga itlog habang binuburo natin siya or ibinababad sa asin. Tara guys, sapahan niyo ako. Atin ang lilinisin muna bago ibabad ang ating mga itlog. Ito pala halos dalawa ang pula ng itlog na to kasi malalaki talaga siya. Ito yung nabili natin ng 18 real ang isang tray. Tara guys, tugasan muna natin ang ayos bago natin ibabad sa tubig na may asin. One by one, isa-isayin natin guys kung pag-inis ng ating itlog. Para nang magaling hindi siya makintang ito. Ayan. Pwede na. Titignan din natin guys kung merong basag para hindi masayang yung ating pagbababad ng ating mga itlog. Pakinggan natin para makikita ng ating mga viewers kung saan ang linisin. Ang gali natin kasi meron pa siya ng itlog. Gali sa lupa. Ngayon guys, mas maganda kung malinisin ng maayos. At double check na rin kung may batag yung ating mga itlog na gagawin buo. Simple lang to guys, kailangan lang natin ng asin. Dalawang basong asin at saka tubig na 1.5. Wala isang tray na itlog guys. Yun lang. Okay guys, masyadong mahaba. Tignan muna natin. At yan na nga guys, ready na ang ating hinugasang itlog. At nakita natin na ito meron siyang crack. Isi-separate natin siya at para hindi na siya makasali. Ito ipamprito na lang. Ayan lang guys ang ating sangkap na gagamitin. Isang tubig na 1.5 at itong ating asin. Unang gagawin natin is lalagay natin yung ating tubig na 1.5.
ating dito natin sa ating yan, kita kailangan lang natin sa isang tray na itlog, which is 30 pieces is 1.5 na tubig ilagay sa ating kapagbabarag. Pwede na kahit anong ating ayun, then kailangan natin ng dalawang pasang asin, which is ang gagamitin nating asin dito guys, mas maganda yung rock salt kung makakakuha kayo, pero kung hindi naman, pwede na yung ating iodized. Ayan, two cups of salt ang gagamitin natin, which is yung rock salt siya mga kabatag. Kailangan natin dyan na dalawang basong asin. Ayan guys, ayan na nga, nailagay na natin. Haluin lang natin para matunaw. Hindi na natin siya guys pinakuluan kasi halos pareho lang naman. Pag maalat na eh, hindi na talaga natutunaw yung asin. Kaya depende sa inyo kung gusto nyong pang mabilisan at mag-aksaya pa ng gas, pakuluin nyo yung inyong mga asin. Sa atin guys is kahit hindi na, kasi natutunaw naman siya sa tagal ng panahong nakababad yung ating itlog. Ayan nga guys, ang babad pala nito guys, okay na siya sa 25 days, pero kung gusto niyo talagang since kapareho ng ating mga itlog na maalat sa Pilipinas na nagmamantika, required na 30 days para mas maganda yung ating itlog. Ang pagkakagawa ng kumbaga sa ano ay salted egg. Ayan na guys. Halo lang natin hanggang matunaw. Pero talagang hindi lahat natutunaw yan guys. Kasi yan. Kasi pag maalat na yung ating tubig, yung asin natin is hindi na natutunaw. Ayan na guys. Lagay na natin yung ating hinugasan na itlog. Double check natin ulit kung talagang walang mabasag. Ayan, good. Panalo, lalaki. Lalaki na guys. Ayan na. Ayan na. Ayan na nga, may nabasag pa. Kaya kailangan talagang i-double check. Kasi kahit na hinahugasan na natin siya, hindi natin maiwasan na magkaroon pa rin ng basag. Sayang din at baka bumaho pa ang ating itlog. Kaya kailangan talagang i-double check. Guys,
Yung nabasag nating dalawa is papalitan natin para saktong isang tray. At yan na nga guys, halos malalaki ang ating nakuhang itlog sa ngayon, kaya hindi siya magkasya sa ating Tupperware. Kaya ngayon, para sure tayo na lumubog talaga ang ating itlog, kasi kung nakikita nyo, nakalutang. Para masure natin na nakababad talaga siya sa ating asin, lalagyan natin siya ngayon ng plastic na may tubig na hindi na natin siya linagyan ng asin. Sana lang lumubog ang ating ayun. At i-cover natin siya guys. Uy, hindi nga talaga kasya guys. Since hindi kasya, bawasan na lang natin kung ng mga 3 piraso para maganda ang kalabasan ng ating maliit ang ating plastic, palitan natin guys. Yan na nga guys, kumuha tayo ng pampatong sa kanya para ma-check natin na talagang nakalubog ng ating mga itlog. Sobrang lalaki kasi talaga ng ating nabiling itlog sa ngayon, kaya halos hindi siya magkasya guys. Binawasan na nga natin siya ng 2 piraso. Ayan, tatakpan na natin at talagang punong-puno siya guys. Malalaki, hindi siya matakpan. Yan nga guys, natakpan natin pero nakaangat pa siya. Since hindi talaga siya kasya, ayaw naman natin na magkaroon ng basag sa loob, kaya tinanggal na lang natin yung 4. So bali 26 pieces lang to guys. Ngayon, para lumapat naman yung takit niya, is gagawan na lang natin ng paraan, iti-tape natin siya.